pinatapag ng mundo. Alam mo sa atin, kunting bagay lang ay pinalalaki. Tingnan mo sila. Akala mo kakasyula sa atin ko pa rin. Ang buhay nga naman. Kahapon lamang kay lakas-takas. Ngayon, patay na. Mabuti na lang at hindi nang matay sa mga nalog si Bote. Ano bang hindi? Andin na tigas na kaya iyak eh. Kahit nga naman kanino mangyari yan. Kapag isang kaibigan mong matalik ang namatay, ay naku, makakasakit ka sa dalamhati. Ngayon naman ang sabi ni Ali Ogo. Eh ano ang magagawa rin ina? Na andun at nakihinakpis. Halos madurog ang kanyang puso sa pagkaawa sa anak. Eh, yun ang kapatid ni Botong na si Eduardo. Bakit hindi mo lamang kalamayan ang kalooban ng kanyang kapatid? Oo! Walang naalaalaman niya kung hindi mag-ayos at mamaliki. Eh, kaya nagkakapayat-payat yung si Botong niya sa pagkahanap buhay. Eh, yung Eduardo niyan, ano ang naalaalaman? Madalas pa ikaw mo sabihin sa kapatid eh, nasisira daw ang ulo. Naku, talagang walang utang na loob. Yan si Botong yung martyr na martyr na. Kaya't kapag yun ang namatay, may pag-asa akong yun ang magiging santo. Ito yung sinabi niya. Tuloy-tuloy sa langit yun. Ay, ito lang ka naman. Sino pa ang dadamay sa akin ngayon? Sino pa ang makakatabi ko sa pagtulog? Wala na. Wala na. Talagang ganyan lamang ang buhay, Botong. Una-una lamang. Ay, saan ba naroon si Alexander? Ando na nakaburo sa itaas. Ay, Lucia. Kanina ko, nakangiti pa yan eh. Sinikom lang namin ang bibig, masama ron sa patay na kapumismis eh. Siguro ngiti na yan ang galing sa bibig niya sa... Parang natutulog lamang, ha? Kung sabihin niyo, parang angel. Saan ba ang libi? Sa simenteryo saan eh. Ayaw naman pumayag sa munisipyo. Kung walang puso. Tao lang daw nilirigay doon. At sa pwera, kabayo. Hindi naman lang baka sa tapat na lang ng batalan o sa bukid namin iihim lang yung mahal ko sa buhay. Alex. Ano ba nang iiyak dito at may nag-iiyakan dyan? Hindi ba alam? Namatay si Alexander kanina? Eh, matagal na nung sakit yung kabahan yun eh. Dapat nga pinaring na yun eh. Sa halip naman, Mungkot, parang wala naman sa kanya. Eh, anong gusto mong gawin ko? Umiyak katulad na sinasira akong kapatid. Ano mas si Martino? Hindi naman talay ang matanga. Hayop na na. Oh, kahit na. Eh, nasa si Alexander? Nasa itas, nakaburo. Nakaburo yung kabayo? Oo, oh, nasa katri mo. Sa katri ko? Botong! Mabubuya, hindi mo na tayo ni Alexander. Sinong may utusin? Tampak mo ang kabayo sa kamo ko! Kuya! Nakaangal lang ito sa kapatid. Kaya ako lumalaki yung lukulukong yan eh. Dahil nakatakan ka doon yung sinusunod yun eh. Ano naman yun? Ikaw naman yung nakinarangi sa hype eh. Eh kung hindi pa naging mabait si Alexander, may sisindo sa kartela ng kapatid mo. At kung hindi mo naman dahil sa pamutsyar ng kapatid mo, kakain ba tayo? Pagpalagay na natin nang! Pero hayop po yan! Hindi naman uta ko yan eh! Naku, sa kama ko pa'y binurol! Pwede kumot ko, naku! Naku, ayan! Inalisan ng kumot, di ginawin niya ni Nay. Ginawang burlet! Alibasa mo yung kabayo ba? Kaya ang pag-isip mo, kabayo na rin! Sado! Ang animal nito, walang pagbibigay sa kapatid. Ikumot mo liyan! Bakit ito? Ba't hindi ang kumot sa gamitin? Susunod ka na! Tama ko na ang ginamit! Kumot ko pa ulit ang gagamitin! Maraming pa sinasabi itong walang utang na loob na ito, ha? Susundin mo ba ako o hindi? Ayan! Pag hindi ka nakapagpigil, makapapatay ka ng tao. Halimbasa, kampung ka ni Judas Iscariote. Kanya pati pag-ugali mo, ugaling kamotin tagtag na gulalo. Alexander, ba't mo ako kayo niwa? Ang dami naman kabayang may butones, matikopang kinuha. Wala pa naman dito ang papa mo, ha? Ang maging uli nila. Napalat ng lupa. Oso, don't be cruel to heart of truth. Bakit? Ba't yun naman ginaganyan yung kabayo? Abay, ayaw kumain at dulo-gulo ko, tingnan mo. Eh, ba't yun yung patignan sa veterano? Anong veterano? Este veterinaryo pala. Veterinaryo eh, tatlo ng veterinaryo mga Indian eh, sabi wala naman sakit. Ano mo yan? Payat na payat na. Ayan.
nga, dati sexing-sexing katawan ng kabahin to, hugis barilis, ngayon hugis dilis. Kaya pag hindi pa kumain ng hayop na ito, talagang babarling ko na at lalapahin ko marakulang ito. Sige! Dumbo! Oh, Mamposo! 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 Teka muna, sandali lang ho! Ang papatayin niyo yung kabayo, bigyan na niyo sa akin. Ano? Ano ba ang akala mo sa akin? Sira? Talagay ko ho. Eh, kaysa bigay ko siya siya, dilapahin ko na siya at ng pagkakwartaan ko. Hindi kung gusto niya bibilin ko. Abay, baka mapasubo ka, Botong. Turingan niyo, tatawaran ko. Abay, kaya mo ang bayaran niya ng 350 pesos na walang tawad. Hintayin niyo ako at kukunin ko ang perang sinasabi niyo. Sika nga muna, Botong. Eh, bakit ba masyado interest mo sa kabayong yan? Wala kayong pakialam sa tipok ng aking puso, Mamponso. Honey, konting panahon na lamang at makakango ka na sa kamay ni Satanas. Inay, inay! Marco! Inay! Naku, bibili ko yung kabay ni Mamponso, 350 lamang. Yung kabay ni Mamponso? Naluloko ka na ba't bibili mo ng 350 ang isang kabay ang kakalating hininga? At isipin mo na lamang, bukod sa payat na, eh hikain mo pa. Ikaw ay nagtatakbo lang ng pera. Pero pinapangako ko sa inyo, mapatataba ko yung kabayan yun at pinakamatabang mataba sa buong mundo. At kung hindi mo mapataba sa kamay mo at mapeste? At kung hindi mapeste, tumaba, vamos a ver, como si Llama, di ba Espanya, di ba Ladrones, buto ng kamatis? Baka hindi ka pa sumuko sa pangangastila kung yan ba? Basta't hindi, hindi, at katakot-takot na hindi. Naman din lamang walang halagang kaiyang ko sa tahanan ito. Mabuti pa, humanap ka na ng ibang kapatid. Gayun din naman kayo, inay. Humanap na kayo ng ibang anak. Pagkat ako'y magpapaalam na. Botong! At kung ako'y nasa kabilang buhay na, pagdasal niyo na lamang ako. Ang anak din, Gil! Bakit nagsalita ng ganyan? Maniwala kayo sa gagong yan! Sige, pagduldulan niyo sa akin ang patong-patong na pintas, hindi ako magdarap niyo. Pagkat ang puso ko'y ginto, ang kaluluwa ko'y pinilakan. Magkas man ang puso kong ginto, inay, kinakailangan magpaalam ako sa inyo. Paalam na, mayang pinanggalingan. Hindi kita mapapayagang magpakamatayan na. Nandun ang pera sa aparatang kunin mo. Bago na ang pasyal niyo, inay? At siya patagal na. Pero inay! Marco! At ang ating mahal ng presidente, ay kailanman hindi maaaring mabutas ang batas. Bagay na bagay nga kayo talaga. Payat ka, pero mas payat ang kabayo mo. At siguro akong mangangayayat kung di ako makakapagpasaya sa sayo talaga. Nagtampo na naman si Samuel Bilibid. Ano sa akin? Napatawa mo kayo yan, anak? Basta mga kami na itong humimas para siyang pinataba ni Judas. Hari nawang mapataba mo yan. At nang maisingkaw mo agad sa karitela at nang masulit naman ang kanyang halaga. Pero bago siya masapi sa pamilya, kailangan mabinyagan siya muna. Dahil balakubak. Ano kaya magandang pangalan? Kondenada. No. Sputnika. Ulalong no. Kikay? Hindi bagay. Botang. Naku, pangit, ano? Eh, kung nilagos na mo? Nanay naman, di naman Kastila ito. Silveria. Tama. Yung pangalan ng kabay sa sine. Lone Ranger. Silveria. Silveria. Sa ngala ng mga nuno mong nabulok, ikaw ngayon, kaysa ng... Binyagan. Ngayong binyagan ka na, pakikita ko sa'yo yung silid. Bantot mo. Vámonos, hija. Entra la puerta. Ngayon ipakikita ko sa iyong kalumbibit ng iyong mga mata. Ayun, nakakwadro.
Alam ko kung bakit ka nagiging buto. Dahil sa pagyao ni Alexander na mahal mo sa buhay. Ngunit siya'y kinuha ng isang kabayo sa sinapupunan ni animal. Kaya wala na tayong magagawa. Sige. Ubusin mo yung mga luha. Bakit hindi na siya magbabalik? Sa ating mga puso sugatan, walang naiiwan kundi yung dakilat ng mga bayagpag niyang alahala. O Silveria, napakamahal sa akin ni Alexander, kaya kita binili. Kahit na ako alipustain, suliligin ang paghabang. Dahil mahal mo siya, at lahat ng mahal sa kanya, mahal ko rin. Salamat. Walang anuman. Takot-takot dapat na walang anuman. Alam mo naman, maski sa panaginip, pinagbibiling ka sa akin ni Alexander na huwag daw kitang pababayaan. Ako magdamdam. May sumasabot siya eh. Hindi lang minsan, dalawang beses pa. Hindi ako maaaring magkamal eh. Umayakap pa ang hayo. Nagtatawanan ako ng suka, boy! Sino ka man, lumabas ka! Hindi ako natatakot sa'yo! Nakita mo na? Natakot siya, no? Ano kaya ikaw ay nagsasalita? Bilago ng patis. Tayo lang dalawa rito may nagsalita. Talaga namang nagsasalita ako eh. Huwag kong patawalin, Silveria. Baka kita mabatukan. Aber, subukan. At ang sampal ni Silveria, hindi mo yata alam. Sige, magsalita ka. Huwag mo kuhiyain. Sige ka praso, magsalita ka.
Bukod niya eh, por favor naman. I'm in the magic of your amor. Silveria, I'm talking to you. Please answer me. Salita ka lamang pinapangako ko sa'yo, bibili kita ng abanico at saka ng agos ni Ojetes. Talaga bang hindi ka magsasalita? Hindi. Kakagitin ako ng animal na ito, ah. Talagang hindi? Hindi. Talagang hindi pa rin ako magagos ni Dimas. Ba't mo ko yun ang balos? Nagsasalita na sa amin. Nagsasalita ba ako sumasagot sa'yo, gago? Ito nga naman si Bodong, pati ako ini-storbo sa pagluluto. Kaya na naman. Sinubo ko sa kahihiyan itong ayos na ito. Aroy! Aray! Tingnan mo, kung kailan nagliparan ng madla at saka ka nagsalita. Pero hindi mo ba alam na kaya ayoko magsalita eh, sapagkat ayokong pagkaguluhan? Tama ka na. Hiniya mo ko at ngayon pa lamang tinatapos ko na ang lahat sa atin. Swahil. Tanga pala ito. Pag nalaman ng lahat na ako'y nagsasalita, ay maaari nila akong nakawin. Tama ka. Talagang bilib ako sa talino mo, Silvery Moon. Ikaw lang yan. Bueno, naniniwala na ako. Pero hindi pa sinasabi sa akin kung paano ka nang pagsasalita. Ah. Ay, yan ang milagro ng pag-ibig na may halong hinagbis. Asus, nagdrama si Cinderella. Aber, aber, bibida mo nga po ka ng mahiya. Ang lahat ay dahil kay Alexander. Kay Alex na nagnakaw ng Kaisa sa kumpuso sa tapat ng aking balakang. Siya ang lahat sa akin. At nang mawala siya, para na rin gubuho sa akin ang daigdig. Sa sama ng aking loob, halos magputok ang aking dibdib. Napaiyak ako. Isinisigaw ng aking dibdib ang pangalan ni Alexander. At milagro ng mga milagro. Nakapagsalita ako. Hindi lamang salitang kabayo, kundi pati salitang tao. Talagang nakapagtata ka. Alam kong talagang nag-iibig ang kay di Alex. Eh, paano ngayon yan? Wala na si Alexander. Iibig ka pa bang muli? Hindi na, sapagkat ang kabayong Pilipina eh, minsan lamang kung umibig. Kinangakong malinis mong dalisay at laging masagana ang pag-ibig. Ngayon nga sa akin ka na, let bygones be bygones, ha? Kailangan sa'yo magpataba. Pakinabangan naman kita. Huwag kang mag-alala. Alam ko, mahal mo ako. Mamahalin din kita. Ito. Nalala kita ng sariwa-sariwa. Pagpataba ka yun, ha? Pagpataba ka. Yan ang mga katawan ni Jane Mansfield. Siguro naman eh, pwede na kita isinko ngayon, ano, ha? Usisa kayo ng usisa, eh, babae rin yung katulad nyo. Kung kayo nagsasaya, si Silveria pa kayo sakdal, hindi, napaktal ka na. Ito si Bodo mo, pati mga patay, patatawanin mo. Mamaya mo, kinukurot kayong gilagid mo dyan, nakita mo. Nakain ako siya sa kay, kaya tamanda na, tawa pa ng tawa, gusto pa yata mo si pag-asawa. Hindi ka naman nakalati ko sa kalangalis. Dahan-dahan at baka kayo mahulog. Paano ako? Si Pat Bune. Na yan, nasabit na yata yung tuhod nyo dyan.
Diretso eh, bakit ka bumuwelta? Bang, kasi eh, pinaldapaldaan mo pa yan, yung mga panay, yung lima kaysang lalakaran. Bang, hindi. Nakita lang si Don Leo, sumunod na kaagad ito. Alam ko na. Nakita mo lang si Diego, no, nasira na ang direksyon ng mata mo, ha? Alembong ka, ha? Sus, ikaw nga. Nakita mo lamang si Don Leo, eh. Nasira na kaagad ang pulso mo. Oh, siya ang totoo. Liligaw-ligaw kasi sa anak ng mayaman, talagang ganyan ang mangyayari sa'yo. Bakit mo lang ang bidyananin mo? Nenergising ka na. Pero mo nga naman, sa pangalan lamang, Don Leon. Talagang lulunukin kang buong-buo. Lumali na naman to si Bernarda Carpiao. Sa mga puso nag-iibig, walang mayaman, walang mahirap. Basta nagkakagustuhan, tarajing putput. Ang balita ko, nubya mo dahil si Lorna. At ang kapatid mo naman si Eduardo, Iloesa naman. Siya nga ba? Balita ako, nubya mo raw. Chismosa itong anak ni Evan to. Ang lihim ng pag-ibig, hindi maaari sabihin. Sisiwalat siyang kung tinitilembong na ng panahon. Sumakay na nga kayo. Puro chismis tayo rito, walang mangyayari sa atin. Sumakay na. Bali na ba ang balak ninyo? Wala si Don Leon. Wala, Leon. Magkakataon na akong makasalan si kay Barabas. O, Lorna! Lorna ng impyerno at langit! Nalalaman kong walang papa, kanya lumipad ako rito upang idinghay ang pag-ibig kong madalas kong kinakabag-kabag sa akin, Bebe. Lorna! Ano ka mo? O, Lorna! Ang binele ko... Lorna, ang hirap dumigas sa ibabaw ng bakod nyo. Paano lumipad ka na at dumapo sa bisig ko na hindi na ako magsisigaw na parang aso? Hindi kita maintindihan, nilakas mo! May pagkaingot tong nobya ko. Eh, tumitila ako na, litid ko sa kasisigaw, hindi pa ako madinig eh. Magtatanan tayo! Hindi pwede, nakakandado ang pinto at nakabantay si Dingenge. Binabago? Hindi maaari, Eduardo. Mabagsik pa sa pating ang siya ko. Naku, lumitaw ang demonyo. Matabang pa sa aking bulsog. Kaya mag-test na lang tayo sa panakaw-nakaw natin pagkikita. Luha kasi ang jaspeta ko eh. Nagkakamali kayo. Walang kasumpet ang kaya ninyo. Siya isang anghel, lasugo ni San Pedro para mag-alaga sa inyo. Nakakala pala yung bait ang jaspeta. Yun. Kung hindi nyo kilala ang depekta ko, ay mag-ingat kayo. Lumalapan ang tao yun. Siya nga. Nagkukulam pa. Ano pa? Nangangagat at bumuboxing pa. Kung gano'n, iumpisahin na natin ang boxing. Pinaluban. Kung nga rin namininta na, yun pala yung mga lalaki dinudungan. So! Sulong sa ulit! Sulong! At kayo! Pag nakita kong muli ang mga pagbumukan ninyo rito, ay hindi lang mga aking mga aso na lalapasin niya, kundi pati ako. Itsura ng mga tiyos na ito. Sinigulay ko sa aking mga pamakit. Mga mukhang kwabo. Narito na ang sopas na gigimbal sa apat na sulok ng silibeto. Mga may pa. O, eto na pa. Nalubutok siguro kayo, kaya mainit ako rin yun. Buwisit na buhay ito, oh.
Ano ba? Special mo yun? Binigyan ko pa ng asin TV para sa sofa. TV? TV? Tan! Saan yun ang unang hirap ka? Bukan di kong kanilya ka para matulingan. Ngayon ka kong panilyahin ka ta. Walang hirap ka! Bukan ba hirap ka? Namakumot sa mahula! Matakumula ka talaga! Mahula kayo! Walang hirap ka! Walang hirap ka! Walang hirap ka! Inaalagaan at ilalagay sa florera ng iyong puso. Hindi na sana ako maghihirap ng ganito.
Corny. Oh, Lorna. Kailan pa ako maging mapalad sa iyong pag-ibig? Sigurista kang talaga, no? Pati ang pagligo mo, pakyawa na. Ngayon, hindi ka pwedeng umadvance sa ati, Luisa, po eh. Sa akin ka naman umadvance. I'm sorry, Rusty. Kilala kita. Interesado ka sa aming magkapatid. Sapagkat, alam mong sa aming mauwi ang kayamanan ng papa. Hindi ba? Ngunit, wala kang maasahan sa aming ang ati. Kaya, narunang pastas. Siyang ligawan mo. At kung mabingwit mo na ang kanyang matamis na oo, at saka ka na maligo sa salaping pamamana niya sa'yo. Oh, Lorna, how could you say that? You got me all wrong. Hindi na ako batang mosmos, Rusty. Baka nagkakamali ka. Ang mabuti pa, ituring mo na lamang ako isang kaibigan. Ang ibig mo, magkasundo tayo. Eh, nabalitaan ko kung may sakit kaya kaya napadalaw ako. Wala lang. Upo ba? Nawala sakit ko dahil sa kusumisyon ko sa dalawang upo na nahuli kong lumiligaw kay Luisa Taylor na. Eh, sino pong mga upo yun? Yung pang kutserong makomposit. Yung may kapatid may standby. Malayo mong pinagtigisahan pa ang mga anak ko. Hindi nga dapat mangyari ang sinasabi ninyo. Kinakailangan masubo agad ito. Mabutit nalaman ninyo agad. Noong una, hindi ako makapaniwala. Maliban na lang ng mga silang pumanik dito sa aking bahay. Nakapanik dito? Eh, paano pong nangyari yun? Mahabang istorya, kaya hindi mo na dapat tanuhin. Magmula ngayon ay hindi lamang pagbabantay ng aking bakahan ang magiging trabaho mo. Pati ng aking mga anak ay babantayin mo na rin. Pagkat ayoko nang maulit ang nangyari. Maasahan po ninyo, Don Leon. Walang tinatawa-tawa mo yan. Wala po. Pwede mo nang naroon. Opo. Layas ng layas. Hindi ba alam na pangit sa isang dalaga lumalayas ng bahay na walang paalam? Nahiya, Beto. Kung may lumiligaw sa'yo, papanigin mo ng bahay. Bukas naman ang iyong silid. Pagkaling niyo ang mga dyan, walang iskandalo. O, oh, saan mo nakikin ang prodigal daughter mo? Walaan mo nakikipaglangtungan sa lansangan ng muhiling grata. Pag nahuli ulit kita, mata mo lang ang walang kulot. Salipanda. Are-are, Peto. Iniingat-ingatan mo, halos ilagay mo sa garapon. Yung pala, swap ang salarap. Ay! Gusto mo bang tuguan ako ng pigsa sa leg? Kurot ka ng kurot. How cruel can you be? Si kuya naman, nakakagimbal ka. Alala mo, mahina ang puso ko eh. Magbabaksa ka pa niyan. Kasi, narinig ko sumasagot sa'yo. Talaga bang nagsasalita yan? Panagtanong sa bulaklak. Sige, sundatin mo yan na singahang kanya. Talaga bang nagsasalita ka? Ba't nag-uusap ang mag-curing? Ikaw lang tumatigas ang ulo mo eh. Nagsasalita po yan. Sige nga, Berya. Awitan mo siya. Pantayin mo yung nasa ang kasapsap. Sige na. Ayoko nga umawit. Namamaos ako. Masus, nagdaka ba ito? Mamaya mo hinahalik ang kita dyan. Of course, I talk, you silly boy. Kasi yata, baka matulog na walang balik, kuya! Inay! Tubig! Tubig!
Meron pa ng tubig? Botong. Tubig ba yan? Pulot yan. Sama pala. Tubig nga pala ito. Tubig. Tayo lang, kuya. Tubig. Ito, tubig. Tubig, minum ka. Kuya, patay na yan. Kuya. Kuya. Kuya, baka maubos ito eh. Mga. Kuya. Kuya, maubos na nga. Kuya. Kuya! 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 Gising na! Kuya! Kuya, baka rito matulog sa kwarto ng dalaga. Oh, nalalambot ako. Kuya? Hindi ako makapaniwala sa narinig ko. May I ask why not? Why don't you believe me? It's you I adore forever and ever. And I promise more. Chiara! Nakita mo nang nadismaya sa boses mo, kakanta-kanta ka pa riyan. Bastos. Ano mo ito maging miss? At kumakanta pa? Talaga yato. Ikaw lang ayaw ka maniwala eh. At hindi lamang yan. Matalino pa siya kahit na hindi siya nag-aral sa college. Siya ang tutulong sa atin. Siya ang sosolve ng problem natin. Kahit naman sabihin sa akin, maniniwala na ako sa'yo. Pero, kung sasabihin kahit na kanino nakita mo, magagalit ang primadona. Ha? Kanya ayaw niya magsasalita pag may ibang tao ba? Alam niya titingin na pichin. Pero, ano nangyaring nakapagsalita siya? Mahabang istorya yun. Tsaka ako na ibibigay sa'yo, mamaya. Ang kailangan natin, ang tulong niya para tayo yumaman. Sige na, bago ma. Sige na. Silveria, kailangan tulungan mo kami ni Kuya yumaman agad. Masasabi kami sa pag-ibig. Pag pinapayaan mo kami. Madali yan. Basta salamin ko, bigay muna. Yun lang ba? Sandali lang, kukunin ko. You idiot, close your mouth. Valeria, eto na. Susuot ko na, ha? Paano ko yayaman? Ako muna! Silveria, paano kung matatalos doon Luis sa karera? Ako muna! Ako muna! Ganyan ko! Muna! One at a time, you fool! Ito kasi, gusto mag-asawa agad eh. Ikaw nga yan eh! Kaya gusto mo yumaman ka agad eh, para matangay mo si Lorna eh! Quiet! Matatalo mo sa karera si Don Leon. Paano? Ako na sasabihin sa'yo kung paano. Si Bote muna ang kailangan yumaman. Alay ka to. Bumiyong ko sa'yo. Alay ka. Mag-aalbularyo daw ako eh. Mag-aalbularyo? Oo. Ito lang hika ako, hindi ko magamot-gamot. Mag-aalbularyo pa ako. Eh, baka naman na. Baka may magpagamot sa'yo mayaman at mapalitan na magaling ka, eh siyempre, dadaming tao. Eh, sino rin makitimpla ng gamot? Siya daw eh. Siya? Siya. Mam
Nahahawa ako sa iyo eh. Maliit ka pa. Nangungunin na. Butong, baka mapasubo ka ba? Ako ang bahala. Eh, ngungo talaga yan eh. Ako ang bahala, sabi. Diyan natin masusubukan ang galing ng Agua Silverius ko. Sandali lang, tinakangang nga mo. Ah! Joseph. So, parang kuweba ng dagayan ah. Agua Silverius. Agua Silverius. Agua Silverius. Amalugaw. Amalanga. Ang baho ng kanyang hininga. Agua Silverius ama nga singa. Alicia, amatanga ng amanga. Umugin mo. Umugin mo. Ayan, pangululunin eh. Huwag ka mo ngayon. Huwag ka mukha ko. Dito. Salita lang ngayon. Aha! O, dinakita rin mo. Kaya talukuhan. Dapat na kandi lang sa kanya'y nagbabantay sa paligid-ligid ng gilong bangkay nang siya'y aking hahagkan para pang sinabing maraming salamat, Budong. Kalukuhan, ha? Kalukuhan! Ito, Maniki? Hindi ho. Siya ho ang tatay ko. Dinala ko ho siya rito. Mukha sa taling. Bakit siya? Anong sakit niya? Sa pung araw nang nalimutang huminga. Nakalimutang huminga. Ipatay na ito. Oo ho. Ayan nga. Sigas na eh. Bakit, ha? Bibigti na ako. Sabi mo, yayaman ako sa pag-aalbularyo. Eto, matatapos na ang taning na dalawang buwan ni Don Leon, lalo kung nagbukang huli lang toko, ha? How funny yun naman there. Hindi ba mayaman ka na? Muna akong bulahin. Ko naman, hindi na mabiro. Asus, nakuliti pa raw itong. Beria?
Yaman. Paano kaya yaman ito yung binabayad sa akin ay santol? Duhat. Kamatsili. Tikmo. Talangka. Puro salamat. Wala naman pera. Pati patay, inaakit sa bahay namin. Pero, gaya ng pangako ko sa'yo, mayaman ka sa kaibigan at kawanggawa. Ano pong kayamanan ang gusto mo? Ay, gaga pa lang talaga, Ere. Meron pa naman kayamanan ihilingi sa akin si Don Leo sa lapi. Eh, talaga ka palang tunggak, eh. Naman, how dare you call me tunggak? Hindi mo sinabing kayamanan sa salapi ang kailangan mo, ulol. Tama na. Hindi mo kayang payamanin, huwag mo na akong pahiraban. I'm sorry, Botong. Hindi ko gustong pahirapan ka. Umuha ka ng palangganang may tubig, lapis at papel. Oh, huwag na akong kilitin. Paraan na naman yung palanggan at lapis, papel. Parang matulungan kitang umaman sa salapi. Oh, come on, be a sport. Be a sport? Hindi ko malaw ano kapalastugan na naman ang gagawin mo. Basta kumuha ka sabi. Pag hindi ka kumuha, magtatampo ko sa'yo. Magkukumita ko ng suicide at saka lulundag ako sa bangin. Botong, please forgive me. Forgive me. Please forgive me. I did not mean to break your heart. Yara! Makita mo. Nagkalit, tikmintikuli ako sa gagawin mo ito, eh, pagbibili kita sa iba. Oh, no. Heavens, no. Heavens, no, Beto. Dapat ako magsabi niyan, eh. Nilinlang mo ako, eh. No, Botong. I did not. Hindi. No. Day. Bako. Bikul, Beto. Hintay mo ako. Yan. Hindi natin kung anong kabalas ko gano'n naman ang gagawin mo. Anong palalabas mo? Abracadabra. Isulat ang tatamang numero upang magkasalapi itong kaibigan ko. Uno, tres, 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 tres. Nuebe. Lista mo agad bago mabura. Dali eh. Trese, trente y tres, trente y nueve. Ano ba ito? Numero sa waiting? Ha? Uy. Hindi. Salatoy yan sa linggo. Yan ang tatama ng premier premium 300,000 piso. Ramay. Sinasakal ako sa pananabig.
Mami, ikaw ang sasakalin ko dyan eh. Tulog ka na. Sila ni Rusty sa silid. Dalihan mo. Walang hiniya. Magbabayad siya. Dalihan mo sabi eh. Teka, baka niloloko mo ako. Lolokohin ko ba naman ang mahal ko sa buhay? Dalihan mo, Giliw. Giliw, ha? Ay, kain kita dyan ang gumamihan. Dalihan mo! Bong. Opo, opo. Kuya. 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 Ano ba? Nasa pangalim ang dalawa Cinderella. Sinalakay ng demonyo. Ano ba kalinti ka nung? Babatukan kita rin. Matulog ka na. Ikaw ang babatukan ko dyan eh. Si Lorna at si Luisa, sinalakay ni Rusty. Ano? Daliin mo't baka hindi na natin sila abutang mabango. Paano mo nalaman? Huwag mo. Iimbestiga ka pa eh. Diyan ka na. Ako na lang pupunta. Tayo mo ako. Papapanula ako. Ganyan na lang. Sexy pa. Daliin mo. Hindi ma rin. Papakita ba talaga sa kanila ng ganito? Kami si Chino ko. Si Mapalit. Sayang mo sa gusto'y magbingahin ka. Ay! Ay! Huwag ka naman laban. Pakakasalan naman kita eh. Ano bang pintuan lang ang pintuan mabuksan? Nag-aaral kami ng Jude, papa eh.
Alas 12 ng gabi, nag-aayos kayo ng judo? Ano itong kalat nito? Napastaso yung unang eh. Judo? Judo? Puro kayong mga... Siguro may tao rito. Oh, so tao? Sino mo? Wala! Wala na pa! Siguro may ginagawa ng kaunit na drama ito rito. Wala! Siguro nga. Kaya saan kayo ng mga sinuhaling eh. Pagkakalamin mo, halis ako rito. Nagkakamali kayo ba? May tao? Wala, ulit naman ninyo eh. May tao di... Nakita na ninyo? Hmm. Pati panaginip ko tuloy na puto. Kaya ganda pa naman ng mirror sa kwete. Sana! Ay, uli-ulit, nagtrangka kayo ng pintong, makikita ninyo sa akin. Ngayon, susundin mo ang lahat ng gusto ko, ha? Animal ka! Ano yung senang nakita ko, ha? Buhirin gata, salawahan, doble kara. Hindi ka pa nagsisipil nyo ng ipin, nakikipaghali kang ka na? Alam mo eh! Masama ba naman ang umibig at ibigin? Mm-hmm. Lagi ko. Yung
Pinamitin talipandas nito nung atiram pa. Ano makita mo dyan kay Gigolo? Anak ng negro yan. Hoy! Hoy ikaw. Baka akala nyo ngayon mayaman kayo eh. Kaya mo nang kalad ka rin at lamutakin si Silveria. Ha? Yayaman din kaming kamukha ninyo. Pag tama namin sa sweepstake, makikita mo. Hindi yung itsura mong yan ang tatanggapin ko maging manugang. Negro, ulit ba? Tawa naman ang tawa ito. Kaya tuloy lumalaki ang ulo ng pamangkin mo si Silveria eh. Ay, Botong. Magkakaulsira sa kasuyo talaga. Nagkantahan pa mga walang ya. Hoy! Lalahira! Kumparasin, ang galing muna sa doktor bago nagpunta rito. Ang sinasabi ko sa inyo, siya nakita ko nung isang gabi. Kinakausap nung kabayan niyo si Gigolo at naghahalikan pa sila. Ayaw ko sanang maniwala sa akin nakita, pero narinig ko ang pag-uusap nila. Maniwala kayo nung Leon. Bali, magtigil ka nga, Rasin, na kalatuhan mo. Anong malay mo kung marunong lamang ng ventriloquismo amo nun? Kailaki-laki mong tanga eh, para gano'n napanoko ka kagad. Paaring ang boses nyo ninilipat lamang doon sa kabayo. Ano ba? Ewan ko ba? At sino ubo kang maniniwala na tatama sa sweepstake ang tikit ng hayop na yan eh hindi pa binobola? Marahil na inahalata nila na sinusubukan ko sila. Kaya naman ay niloko nila kung gusto. Makikita nila. Kung ano kasi na si kaso mo, yung pakahan ang natupagin mo at huwag yung kung ano ng kalukuhan. Papaalam na po ako. Oo. Kabayo nagsasalita.
estupada. Gusto ko makausap si Leon. Sige na, harapin na tigla natin. Kailangan magpagawa tayo ng bahay na mas maganda rito. Mga 65 bedrooms. Sinabi ko na sa iyong masama, Iho. Doon sa bahay na yun, nakaswerte tayo. Kailangan doon din tayo matira. At hindi natin maring palitan kahit na isang palasyo pa. Chuy! Anong nangangang talid ka riyan? Tawagin na nga mo. Pronto, pronto! Tigas naman ang leeg nyo. Para kayong mga robot. Baka mahihipan kayo na hangin yan. Huwag pa kailaman ang bida. Papa! Eduardo! Anong tinatawag ka? Sa lapay? Balik, sabi! Leon! Sino kong basta tatawag sa akin na Leon? Maganda umaga po, Don Leon. Bastos! Aha. Huwag magagalitin ang akin na kaibigan. Sana naman umi kamay. Sapagkat pareho na ngayon ang ating nagkabuhayan. Kung ikaw meron na pwede na tawagin ako na buto, ako na si Buto, pero na pwede katawagin kang Leon. Entiendes, Pusi? Ako ba nila loko mo? Leon dito, hombre por Diyos, mari ko ba naman lokohin ang akin na magiging abiyena? At sino may sabi sa'yo? Ha? Leon, nakakalimot ka na yata sa ating kasunduan. Ako'y mayaman na ngayon, limpak-limpak ang salapin. Kanya hinihiling ko sa ibo na ipakasal ngayon din sa akin si Lorna. Meron ka bang katibayang ipakikita sa akin tungkol sa kayamanan mo? Libre, Dadebanco. Na nagpapatunay, ako'y tumama ng premier premier sa sweepstakes. 300,000 lamang. Pagmasdan mong mabuti at mangilabot ka, sa kotse-kotse lang namin, baka mangisay ka na singgit. Kotse? Nalagay sa labas. Pakikita ko sa inyo. Libre, ta. Baka mawala, mahirap. James! Ari Medela Bubong. Nang mahanginan niyang kotse. Pakikita ko sa inyo kung paano natitiklo pambahan